Jelad. May bunso, Jelad. Is Kuya Jelad po. Ako po si Mami Angel. Mami po ako nila. Dati po, nagkasugat si Jelad. Dito sa mga, sa part ng ulo niya banda, yung lahat ng mga nakakamot-kamot niya. Dito, tapos sa leeg niya, sa batok niya, punong-puno yan dito guys. Punong-puno. Sobra. Sobrang punong-puno. Kasi, nagkagarapata siya dati. Tapos, yung garapata niya, syempre, nung hindi pa namin nakikita, kamot siya ng kamot dito. Nung kamot siya ng kamot dito, yan, dumikit-dikit na yan dito, yung mga sugat-sugat niya. Tapos, kumalat na din sa iba niyang part, ganyan-ganyan. Tapos, namumroblema na yung kapat, mga kapatid ko. Kasi nga daw, syempre, baka magnakit. Ayan. Tapos, isip ko naman, gamutin ko yung ginamot ko kay Jello dati nung nagkamamaso siya dito na sobrang naknak-naknak dito. Marami siyang talagang nana. Kasi madaming nana. Ngayon, ginamot ko rin siya dito. Kumuha ko ng amoxicillin din. Ano, nakapsule. So, ginupit ko siya sa gitna. Yung powder yung nilagay ko siya sa non-nonce cup. Tapos, tinansya ko lang yung paglagay ng castor oil doon. Tapos, yung castor oil na yun, mabibili lang din yun sa mga pharmacy. Yun. Yun lang yun yung ginamot ko sa kanya. Pinunas-punas ko siya. Pinunas-punas ko siya dito sa mga part na may sugat siya. Tapos, binantayan ko siya maghapon na. Siyempre, para sa safe din ng dog ko, binantayan ko siya na hindi niya makamot, hindi niya madilaan yun kasi syempre, mahirap na din. Tapos yun, maghapon ko siya binantayan, umaga ko siya nilagyan. Tapos ang hapon, niliguan ko siya. So, may mga natira-tira pa rin itong mga yung gamot. Tapos, araw-araw ko siya niliguan nun naman, siguro 1 week yun. Tapos yun, hindi ko siya hinahayaan magkamot, nakita ko pa lang siyang gaganyan-ganyan. Naku! Tinatanggal ko agad ito, tinatanggal ko na agad to. Alam nyo ba si Mami, kala mo, maraking kasalanan niya yung pangkakamot na yan. Ano? Isang beses lang ako mangkamot, ang galit na kagad yan sa akin. Nakakainis talaga yan si Mami eh. Never akong pinangkamot niyan, never taloy ako ng kamot-kamot kahit sobrang itchy. Never ako ng kamot talaga. Yun, kasi hindi ko talaga siya pinapakamot. Tapos yun, napansin ko na tuyo na siya kasi dati nung pagkagaganyan yung ginaganyan ko, siba yung alam mo yung kinamot niya tapos meron na siyang mga langib-langib na ano na pag kinutkot mo siyang ganun, magtutubig siya tapos may mga nana, ganun yung itsura ng sugat niya. Tapos ano talaga madami kasi dikit-dikit yung maliliit dito. So sa Dog Lover Philippines kasi ng group, meron doon mga, yung mga sugat, yung mga alaga nila na yung problema sila na siyempre, siguro, walang pera. Ganun din naman kami. Pero yun, malaking gastos at saka pandemic pa. Alam nyo naman, nagkawalaan ng trabaho. So, i-try nyo din. Malay nyo mag-work sa mga aso nyo. So, yun. Kaya, ginamit tong video na to para makatulong kami sa mga dog sa puppy na maraming sugat dyan or mild-mild lang. So, malay nyo dun sa mga worst na case ay mag-work din. Kasi, mahirap na po. Kawawa naman yung dog. It's very itchy kasi. Tapos, hindi pa sila makapagtutulog kapag may mga sugat sila kasi kamot sila ng kamot. Kawawa naman yung mga dog. Ayun. So, sana mag-work din. Try nyo din. Tapos, nga pala, yung pinapaligo ko sa kanila yung Madre de Cacao. At, ba yun? Madre Cacao na sabon. O Madre de Cacao na sabon. Tapos yung ginagamit ko na yun sa kanya, pinapatagal ko muna siya dito bago ko siya banlawan. Tapos yun, tumaling na siya talaga guys. Nag-work din, nag-work siya sa tao, tapos nag-work din siya sa dog. Eh, di ba magkano lang din naman yun? Wala pa, 100 yun. Pero, disclaimer lang guys ha, hindi bet ang mami ko, hindi pa siya. Disclaimer lang guys, hindi ako bet. Hindi ako nagpa-vet. Hindi din inatulog ng vet yung mga hindi ginamot ko sa alaga ko. So, yun lang. Sinare ko lang naman ito para baka makatulong din. Kasi nauna, pandemya, wala pa rin pera, wala pa rin ito. So, pagkanda na sa vet, lalo na yun yung mga sa aspal. So, feeling ko naman mag-work yun. I-train nyo naman din. Kung meron kayong dahon talaga ng Madre de Cacao, kalaman, yun yung mas advisable na ipangbubudbud nyo sa sugat ng alagad na may sugat. So, yun.
Bye guys, thank you. Sabi na yan. Ang kakain na po yan eh. Nambigyo pa kasi ng vlog pa kami na mami ko. So, ano, late na ako mag-lunch.